Ganda ka, girl. So, dahil tayong lahat ngayon ay naka-ECQ, karamihan sa atin ay tight ang budget, pero let us not forsake ourselves. Dahil kahit na tight budget tayo, kailangan alagaan pa rin natin yung mga sarili natin. So for today, what I'm going to share is yung murang skincare products or pwedeng pang skincare routine at a very low price. So what I'm going to utilize today is yung mga MaxiPeel products natin. So if you're interested and you want to know more about this, just simply stay tuned and watch until the end of the video. Welcome sa YouTube channel ng Enticing Angel. At kung bago ka sa YouTube channel namin, don't forget to click the subscribe button this portion. Also, pahit na rin notification bell para updated ka sa latest uploads namin. And syempre, pa-thumbs up para sa video na to. For today's video, for today's vlog, what I'm going to do is I'm going to use the MaxiPeel product or the MaxiPeel set. And dahil tight nga yung budget natin ay ito muna yung gagamitin ko for the time being. Kasi ay medyo nagtitipid ako at wala akong pambili ng mga necessary o yung ginagamit ko currently, so I'm going to utilize a different product, pero let us see kung ano mangyayari sa mukha ko after this or after a week nang ito pa rin yung ginagamit ko. So dahil skincare routine to, gamit ang MaxiPeel product, so ano ba yung mga procedures natin? So first thing to do is to cleanse your face. So meron sila dito yung facial cleanser. Ayan, nasan ba yun? Ayan, hindi ko pa nga siya na-open eh. Itong facial cleanser na to. And this one only cost me, magkano to? Teka lang, nabagsak yung receipt. So, magkano to? It's only 525 pesos. So, yun yung pinakaunang set natin. So, I'll be washing my first. I'll be washing my face first. So, I'll be right back after a few minutes. Kakatapos ko lang mag-facial wash. And yung pinaka-facial wash nila ay parang liquid soap lang, wala siyang exfoliating agent or parang mga microbeads doon. So talagang yung pinaka parang soap lang siya, liquid soap lang siya. Then tawag dito, meron siyang medyo konting cooling effect, tapos medyo nagde-dry talaga yung balat mo, pero hindi naman sobrang dry. So after nating mag-cleanse, what I'm going to do next will be I'm going to moisturize. So kailangan pa nagtanggal ka ng pag nag-cleanser ka or nag-cleanse ka ng mukha mo, next thing to do will be apply a moisturizer. So for this one, ito yung gagamitin natin, yung MaxiPeel nila. Yung MaxiPeel product rather. So yung moisturizer ng MaxiPeel ay, upon looking it, ay mukha talaga siyang greasy. So mamantika siya. So I suggest na konti lang muna yung ilagay mo, then saka mo na lang siya ilagyan ng panibago eventually pag tingin mo ay kulang pa. Pero ako ay sapat na sa akin tong konti lang kasi ay medyo oily yung mukha ko. So lagay lang tayo ng dab sa mga palipaligid. So yun yung second step natin. After nating mag-cleanse, always moisturize your face para yung natanggal na mga moisture ng face mo is mabalik mo or kahit paano is ma-level mo. Kasi pag sobrang dry ng balat, ang tendency is mas lalong naglalabas ng oil yung mukha mo. So, I don't suggest na i-overly dry mo naman yung mukha mo o yung cleanser na gagamitin mo is overly drying. So, after that, so ikalat lang natin. Again, konti lang yung ginamit ko kasi ay oily yung mukha ko. Pag sobrang napadami ay magmumukha akong mantika mamaya. And we're going to apply other products pa na medyo oil-based din. So, so maganda kung konti lang. Yung ma-moisturize mo lang yung pinakamukha mo. Pag tingin mo pa kulang, pwede ka naman maglagay. It will be on your own call. And it will be on your own choice. So, laglagay pa ako ng konti. Medyo na dryan pa ako sa may bandang leeg. Lagay lang ako ng konti. Then, sa bandang forehead. Ito sa portion na to. Lalo na yung sa may under eye. Kasi ay lagi akong puyat, so laging dry yan. Lagi ko nakukusot. So parang irritated na siya. So, ikalat lang natin. Circular, upward. Basta yun yung pinakalaging motion ng pagkalat ng cream. Then, sa leeg, sa may back portion. Yan, tapos na. Tapos konting massage lang.
ramdam ko na medyo parang may moisturizer na yung mukha ko. After mag-moisturize, mas maganda sana maglagay ng whitening cream or ng exfoliating cream nila. Pero naghanap talaga ako dun sa mga mercury, dun sa mga drugstore, and even other stores sa grocery. Talagang wala akong makita na Maxi Peel exfoliating cream. I don't know kung na-phase out na siya or talagang hindi lang siya available at the moment. Pero bago pa mag-ECQ kasi nagpaplano na akong gumamit ng Maxi Peel. Pero wala talaga akong nakita. So, we're going to skip that one. Pero if you have a different variant or different product na pwedeng mag-act as whitening cream, pwede naman siyang gamitin. So, after ng moisturizing cream, moisturizing cream, next thing will be yung ating concealing cream, tapos yung ating Maxi Peel Sun Protection Cream o yung pinaka-sunblock nila. Pero for this one, pagkasamahin ko siya kasi tingin ko medyo heavy yung concealing cream. So para kahit paano is hindi sa sobrang dami mailagay mo, pagkasamahin na lang natin yung ating sunblock saka yung ating concealing cream. So what I usually do, gagawin natin dito is just simply have, kasi wala akong mixing palette, so sa may kamay ko na lang, malinis naman siya, kakatapos ko lang maligo. So, lagay mo lang yung concealing cream. Ayan. Konti lang at huwag sobrang dami kasi baka magmukhang foundation day ngayon. Then after that, lagyan mo lang siya ng sunblock. Ayan. Mas marami sana yung sunblock kasi sobrang importante ng sunblock. Especially at the summer season. Kasi kahit na nasa bahay ka lang, yung UV rays, magpe-penetrate pa rin yan. So, mix mo lang siya evenly sana. So, kung meron kayong mixing palette, mas maganda kasi ay mas hygienic. Pero malinis naman yung kamay ko, gaya ng claim ko kanina. So, pag even out na, mas magla-lighten kasi yung color niya pag may sunblock rather than sa pure lang na concealing cream. Medyo brownish kasi siya. So, para mas mag-lighter, yun din yung ginagawa kong technique. So, yun yung magiging tsura niya. Medyo maputi lang tingnan. Then, apply lang natin sa mukha natin. Also, on the other portion. Ganyan lang ako maglagay. Dab-dab lang. Tapos, saka ko na lang ikakalat mamaya. Yung scent naman niya is, hindi naman siya sobrang foul. Siyempre yung under eye, concealing cream nga ito, kailangan talaga malakagay sa under eye mo. At yun naman talaga ang purpose ng concealing cream. Then also yung leeg para kahit paano, balance pa rin yung kulay ng mukha mo sa may, ayan, sa may leeg mo. Then, we're just going to blend it. So, pag nagbe-blend ka, mas maganda kung mas milder yung pagbe-blend ng cream, huwag mong sobrang didiinan kasi ay baka ma-damage lalo yung mukha, yung skin mo. Then yung sa under eye, sorry wala akong salamin. Ang itim na ng eyelids ko, grabe. Ayan. So ikalat lang natin. So may bandang leeg. If ever na feeling mo is hindi pa siya pantay o hindi pa sapat yung pinaka-cream, pwede ka naman magdagdag pa ng panibago. 2,000 years later. So that's it. So this one cost me, hindi ko pala nasabi sa inyo presyo kanina. So yung facial wash is only $5.25. For the moisturizing cream, it's only $26.25. For the skin sun protect product or yung pinaka sunblock nila is $15.75 and for the concealing cream will be 21 pesos. So ang nagastos ko lang is 68 pesos. So sobrang tipid lang niya and you're now ready to go and yun lang. That's it. Thank you for watching.